We all have that one story in our lives na talaga namang nagpapabago sa atin. Pwedeng masaya, pwedeng malungkot. But this family has a roller coaster kind of story. And this where it started. Ito si Ate Micah. She's the eldest sa aming magkakapatid. Siya rin ang breadwinner namin. Maaasahan, the best ang ate ko na yan. Kaso, maaga siyang nakapag-asawa. Pero nananatiling mabait si Ate Micah ko. Nahati man ang oras niya, nandyan pa rin siya okay, para sumuporta. Let's sing happy birthday in 3, 2, 1. When I say happy, you say birthday. Happy! Birthday! Happy! Birthday! Si Ate Sarah, pangalawa namin. Sa totoo lang, hindi nga kami close eh. Simula kasi nung nag-aral siya sa FISCO, hindi ko na siya nakakausap. At malayo loob na kay Dad. Ay, oo nga pala, si Ate Queenie. Ate Queenie is just... Ate Queenie, I would say. Sis, tignan mo naman yung damit ko. Ang ganda-ganda. Picture naman tayo. Oo nga, no. Siyempre, matchy tayo. Sige, selfie na lang tayo. Lola, Dad, what's your birthday wish? Oo nga, Dad, what's your birthday wish? My birthday wish is good health, happy life, at yung hindi kayo mag-away-away. Yun lang. Ito, ang aming pamilya. Masaya naman kami. Kaso, minsan... Hay nako! Ang tagal kasing pagbuksan ng pinto. May sisika pa naman ako, no? Oh, ano ba yun? Ito na nga, sis. Alam mo ba, si Daddy, ang laki ng changes. E nung isang araw nga eh, daming tao sa bahay. Nagpapak sila ng pagkain. Puro Pilipino at in fairness, ang babait nila. Magiliw na at palangiti pa. Oh, akala ko, guni-guni ko lang na nakita ko si Dad kahapon. Binigay ng pagkain. Hay nako ate, natutuwa ka talaga. Ang daming pinagbago ni Daddy. At hindi na rin na may alak sa bahay. Agreed. Alam mo ba? Oo. Maso-surprise ka sa mga changes ni Dad. Ah, talaga ba? Well, to see is to believe, sis. Hoy! Hoy! Nakita ko si Dad kahapon. Ang daming dalang grocery bags na binigay sa mga pulubi. Dad? Are you sure na mga pulubi ang mga yan? Malamang, nakita ko. At saka, mas okay na yun. Kaysa naman dito sa life. So what do you mean? Why is he giving money to those people? Eh baka nga mas masarap pa yung kinakain nila kaysa sa atin eh. Hello? We're in Canada. Come on! From the benefits and funds sa government, they can get more than what Dad can give. Tsaka kausapin niyo nga si Dad na tigil-tigilan na yung pagtulong kasi... 5 years ago. Dad? Dad, can we talk? Look! Alam kong alam mo to, Dad. It's all over the internet. Dad naman, how come you're not telling us? Dad! Ah, kasi sila din yung scam sa'yo, no? Oo, pero kaya hindi ko na sinabi pa sa'yo. Ayaw ko na mag-alala pa kayo. Sis, paabot ka ng toyo. Ang tabang naman ito. Kayo naman, hindi ba kayo masaya? Eh, mabuti naman yung pinagbago ni Dad eh. Pagbabago? Eh, hindi na maganda epekto sa atin ito eh. Nababaon na tayo sa utang at nahihirapan na siyang magtrabaho para lang ipamigay sa iba. Tapos ano, naloloko lang siya. Kagaya niyan, naiskam pala siya ng umutang sa kanya. Itinakbo yung pera niya. Oo nga, walang-wala na nga tulong pa ng tulong. Look girls, masaya siya sa ginagawa niya. Hindi ba pwedeng ibigay na lang natin to sa kanya? Tingnan nyo, wala nang kalokohan. At nakita ko yun. Kaya dapat, happy lang tayo, okay? Happy lang, happy lang. Ang gusto mo lang yata, maranasan ni Dad yung nararanasan mong hirap ngayon. Kumising ka nga, Micah, hindi tayo mayaman. Teka, gusto pa lang naman toyo eh, pero may point ka, sis.
ang dami mong dada. Eh, samantalang ikaw nga tong hindi makatulong kay Dad sa kaka-frisco-frisco mo eh. Alam nyo, sundan na lang natin si Dad para malaman natin kung saan siya pumupunta at dinadala yung pera para magkaalaman na. Sige, fine. Tara! Tara. Uy, stop. Si Dad ba yun? Oo, siya yan. Ha? Seryoso ba? Sabi ko na nga ba? Yun, ate? Grocery okay, lang siya marami. Yan. Ano bang klaseng buhay meron ako? Hindi pwedeng palaging ganito na lang ang ginagawa ko. Gusto ko nang magbago. The tumor, it is malignant. It's cancerous and it's growing. Gusto ko nang maging mabuting tao. Panginoon ko, sana po dinggin mo itong kahilingan ko. Uy! Sino nag-order ng food? May tao sa labas oh! No po, my name is Sis Joyce and this is Fred Marvin. We're here to bring food to your dad po, kasi balitaan po namin what happened to him. Ito naman po. Ay, ganun po ba? Salamat po ha. Salamat sa Diyos. Sino po sila? Hello po, narito po kami upang bumisita po kay Brad Don. Ay, ganun po ba? Sige po, pasok po kayo. Salamat po sa Diyos. Hello po! Nandiyan po ba si Brad Don? Napansin po namin na marami po sa kagrupo nyo ang dinadalaw po si Daddy kahit hindi naman po sila namin kamag-anak. Bakit nyo po ginagawa yun? Ganun po talaga sa aming mga magkakapatid dahil naturuan po kami na mga tinginan at kabustahin po ang kalagayan ng bawat isa. Mahalaga po kayo sa amin, lalo na po ang inyong Daddy dahil utos din po ng Diyos na mag-ibigan at gumawa po ng mabuti sa lahat, lalong-lalo na po sa kasambahay sa pananampalataya. Ah, salamat po at totoo palang maayos ang dad namin. Ngayon, hindi na kami mag-aalala sa kanya. Dad, sorry. Sorry kung pinagdudahan ka namin noon. Ayan tuloy, hindi mo lang namin nalaman na may sakit ka na pala. I'm always complaining and pasensya ka na, Dad. Sorry din, Dad, ah. Hindi ka namin naalagaan. We promise, aalagaan ka na namin. Huwag niyo nang alalahanin yan, mga anak. Ang importante, nagkakasundo-sundo kayo at hindi nag-aaway. Masaya ako dahil sa awa ng Diyos, nakasumpong ako ng kapayapaan. Kahit hirap man sa buhay, kung may pagkakataon tayo makatulong sa nangangailangan, ibigay natin ang buong puso. Mahal na mahal ko kayo. Sorry din mga sis ha. Sorry din ha. Okay na yun. Love you mga sis. Brad Don, kumusta? Lakas na ulan yan. Matawa, tulong ng Diyos. Maayos naman. Salamat si Diyos. At teka muna, sana nagpasabi ka para nasundo kita at di ka na gumastos. Ayun lang po ba? Hindi po intindihin yun. Hindi po ako gumastos. Hinatid po nila ako. Ayun po sila. At yan ang storya ng aming pamilya. Sa awa at tulong ng Diyos, ay natutunan naming mahalaga ang maging maawain at maibigin sa kapwa. Ay, before I end this, ako pala si Dea, ang cute at charming na bunso sa aming magkakapatid.
nasasaktan. May bigat bang pasan-pasan. Huwag mong ikait ang mabuti sa kinaukulan. Pagka nasa kapangyarihan ng iyong kamay na ito'y gawin. Kawikaan 3:27. Mangagbihis nga kayo gaya ng mga hinirang ng Diyos na mga banal at minamahal, ng isang pusong mahabagin, ng kagandahang loob, ng kababaan, ng kaamuan, ng pagpapahinuhod. Kolosas 3:12.